Mabuhay, Dinagat Island! Good morning sa ating lahat! Gusto ko lang i-share sa inyo ang ganda ng aming kapaligiran. Dito yan sa Dinagat Island. Ayan ang aking mother, umagang-umaga, andyan ang kanyang mga bisita. Hindi na ako nagtatakan yan guys kasi ganun talaga iksi na dito tuwing umaga. Andyan yung mga bisita niya, binibisita ang aking mother. Madami din naman kasi yung kaibigan guys. Kaya yung bagong dating yan, si Naiduling, ayan, paki-IKA pa siya, tinignan niya ang paa ng aking mother. Kasi medyo lumiit siya. Ako naman dyan ay pa-apal, umiiksi na din, charot. Matanda na rin sila. Hindi ko na nga sila nakilala eh. Ay, este, yung isa lang pala dyan ang hindi ko nakilala. Pero yung isa, hindi talaga nagbabago ang mukha. Kahit senior citizen na, ganun pa rin. Ang kanyang mukha, si Naimili. Habang naliligpit naman ako dyan sa mga kalat, nakikinig din ako sa kanilang mga usap-usapan. Chismosa din ang inyong mayora, charot. Masaya sila nakipag-chismisan, talagang matanda na sila. Accept na siguro nila sarili nila na matanda na talaga. Ang aking mother dati guys, hindi yan umaccept na matanda na siya. Lagi niya sinasabi ay ang isip pa daw talaga niya ay bata. Siguro yung katawan at edad ay ang yun lang daw ang tumanda. Tama lang naman din si mother, ganun din naman ako. Yung edad ko at yung katawan ko ang tumanda pero yung isip ko ay isip bata pa, char. Tapos may dumating na naman na isang bisita ang aking tiyahin. Retired teacher yan guys, ang kapatid ng aking mother. Ayan, may hinatid siya na ano, nilagyan ng ulam yan nung isang araw. Ayan naman ang aking father, busy sa pag-asikaso sa kusina. Kasi maaga pa, nag-asikaso na yun ang pagkain. Ayan naman ang kapaligiran namin dito sa likod ng bahay namin. Pakita ko lang sa inyo ang ganda ng aming kapaligiran. Oh, di ba? Ang linaw ng dagat, parang ang sarap namnamin. At ang sarap magmuni-muni dyan. Charot. Ayan, may saging tayong panghimagas. Binili ko yan kahapon. Nahinog na silang lahat. Pagkatapos, ayan, dito na naman tayo. Nawala ng kanyang mga bisita. At kailangan na ng kanyang insulin. Kailangan naman magdoktor-doktora naman ang inyong mayora. Ay hindi pala, nurse. Maging nurse ako ng aking mother. Kailangan tuwing umaga, tutusukan ko siya ng insulin guys. Kasi nag-i-insulin na talaga siya. O diba saklap, kailangan siyang alagaan muna. Pero pag ako yung umalis na dito, kasi sabi ko sa kanya, pag okay ka na at kailangan ko din magtrabaho, sabi ko, ang kapatid ko naman ang mag-alaga sa kanya. Alam ko naman okay siya at naintindihan naman niya ako. Maraming salamat sa iyong mother. Ayan, habang nandito pa ako, ako muna ang iyong doktor. Ayan guys, nung umpisa pa niyan guys, sa totoo lang, takot na takot ako mag-inject kasi hindi ko pa naman alam at hindi ko pa yan naranasan. Pero ngayon, lakas loob na talaga at natutunan ko din. At nagpaturo din naman, syempre naman, kailangan din masiguro natin ang kalusugan ng ating mother. Ayan, pagkatapos ko ng inject, sabi niya parang wala lang daw. Kasi hindi naman masakit talaga guys kasi konti lang naman ang karayom na parang siyang ball pin siya. Ayan guys, naranasan ko na. Mahirap talaga guys pag may sakit kang diabetic. Kaya hanggang maaga pa, alagaan natin ang ating sarili. Huwag tayong kain ng kain kasi yun talaga ang dahilan kung bakit. Ayan kasi sila si mother guys, ay mahilig sila sa soft drinks. Kaya please, ingat tayo sa soft drinks kasi hindi maganda sa ating katawan. At saka, mahilig silang kumain talaga guys. Alam nyo na, pag nasa probinsya, ay mahilig talagang kumain ng mga tao. Alam nyo ba guys, ang mga tao dito ay halos ang mga sakit ay diabetic nang dahil mahilig talaga sila sa kain. Ayan guys, may nagbinta ng mais. Gustong gusto ko rin naman yan kasi paborito ko yan. Kaya bumili ako ng dalawang supot kasi medyo mura lang kasi kaysa doon sa Laguna o diba. Ayan, pinapakain ko na yan ang aking mother. Niligo ko na yan. Hindi ko na pinakita sa inyo pagligo ni mother, no? Siyempre naman, privacy na niya yan. Ayan, susuklayan muna natin si mother kasi sabi niya gusto na daw niyang kumain. O diba nagugutom si mother? Kaya pakainin natin. Yan yung likod bahay namin guys. Ang tira sa Bagyo yung audit. Ayan, silang-sila na talaga yung bahay namin guys. Eh matanda na sila, yung kapatid ko ang nagpapaayos niyan. Unti-unti lang pinapaayos niyan guys. Hindi talaga totally maayos ang lahat. Kasi yung kapatid ko naman ang nagbibigay sa kanila ng sustento buwan-buwan.
Ayan guys, pero okay lang may fresh air kami dyan. Ayan, sinusuklayan ko yun si Madar. Alagang-alaga ng kanyang unika, eh, charot. Tapos yung ating father, abala naman sa pagluluto ng pagkain. Tinutulungan ko naman din si father sa pagluluto. Talagang ano yun si father sa pagluto ng pagkain tuwing umaga. Hindi na namin yung pinakapi si mother kasi sabi niya gusto na daw niya kumain. O diba, liligpitin na natin ang ating kalat dyan sa lamisa para pakainin natin ang ating prinsesa. Agoy, agoy! Ayan guys, pagkatapos natin pakainin ang ating prinsesa, ang ginawa ko naman, pinutulang ko siya ng kuko, ninilkatiran ko siya. Pati yung paan niya kasi tumataas na daw. Gustong-gusto niya mag-nilcutter daw kami. O diba? Alagang-alaga ang aming prinsesa ngayon guys. Wala na tayong magawa. Talagang alagaan natin yan. Ganyan talaga ang ating mga magulang. Ipakita ko naman sa inyo guys ang kagandahan ng likod bahay namin. Ayan, maraming mga manginis na dyan na mimingwit. Yun yung ano, namingwit kami ng aking kapatid guys. O diba ang ganda ng isla namin, ang ganda ng mundo namin dito sa Dinagat Island. Char char. Ayan guys, ayan. Hindi naman ako marunong mangisda pero taga video lang ako ng aking kapatid kasi gusto ko din ipakita sa inyo, i-share ko sa inyo kung anong mayroon dito sa aming isla. Masarap mamingwit ng isda guys. Bangsi lang yung isda dyan guys. Libre na ulam pang umagahan. Ganun ang ginagawa dito ng mga tao pag magpakuha yung isdang bangsi. Ako naman tagi-video lang dyan. Kaya tingnan nyo na lang kung anong mayroon sa aming kapaligiran dyan. Agoy! Ang linaw ng dagat guys, ang ganda pagmasdan, ang ganda magmuni-muni, ang ganda mamangka mag-isa at magmuni-muni. Ayan, sa dami mga baroto guys, madami dyan ng huli ng ganong isda. Ayan, libre agahan na kasi guys. Ayan, pagkatapos niya, nagpasya na kaming umuwi guys kasi medyo mainit na, masisira na ang beauty ng inyong Mayora. Malapit lang kasi yan sa bahay namin, sa likod bahay lang yan guys. Kaya masaya, masarap sa pakiramdam na nakasama ako. Kasi dati guys, nakasama din ako sa aking asawa. Mga nguha naman din kami ng tamba na malaki. Doon naman sa malalim din, sa malayo talaga. Tuwing madaling araw guys, ako ang partner ng aking asawa naman. O diba? May mga experience din ako sa pangingisda guys. Kaya huwag niyong kalimutan mag-share, mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel para updated kayo sa aking mga video.